binigay ang karawan. Loobin naman ang Panginoon na humapagawain ito at akayin lahat ng ating mamayan sa tunay na pagmamago. Tuwing birthday o anibersaryo ng El Shaddai, mistulang meeting de avance ang entablado ni Brother Mike Velarde sa dami ng politiko. Kung minsan pinangarap niyang maging presidente, ngayon pinaniniwalaang may kapangyarihan siyang makapagpanalo ng presidente. I think hindi kapangyarihan yon, but rather influence. No? Now, because religious leaders are looked up to by their flock, na may katotohanan ang sinasabi at mayroon discernment sila kung sino ang mabuti at kung sinong hindi. Asahan nyo, that's why I'm extra careful on pronouncing anything because everybody here believes in what I say. 1992 pa lang nang unang mag-endorso ng kandidato si Brother Mike Velarde. Lantaran niyang pinili si Fidel Ramos laban sa mas popular na kandidato noon na si Miriam Santiago. We held a rally doon sa CCP complex. What I did is to tell FDR to come early morning. And sabi niya, why that early? Nasa Pangasinan pa ako, and sabi ko, if you want to get votes here, you come early. Bakit nga niya? Sabi niya, kasi ako, nang bahala doon, basta you come early. You'll be the first to come. Because may sasabihin ako sa crowd. Ang hindi alam ng marami, strategiya ito ni Brother Mike. Nais nang pumunta ng maaga noon ni Imelda Marcos, na tumatakbo rin presidente. Pero pinigilan ito ni Brother Mike at pinili niyang si FDR ang mauna. Dumating ang CFDR, nagsasalita na ako. And I said ka ako, inimita natin sila, yung mga presidential candidates, para finally we can decide. So, whoever comes first, yung ako ang may interest sa atin. Masasabing pinlano ni Brother Mike ang pag-endorso kay FDR. Walang panaginip, walang revelasyon mula sa Panginoon. Personal siyang nagdesisyon. I really have really chosen FDR at the time. Bakit niyo pinili si FDR? Well, nasa kanyang qualities of the leader. Eh. Ako kasi I base the decision on qualities and performance. At nang manalo si FDR, nasuklian nito ang suporta ni Brother Mike. Pinagkatiwalaan siya bilang tagapamagitan ng nooy nag-aaway na simbahang Katolika at ng gobyerno pagdating sa family planning. Sabi ko, Cardinal, kasi hindi naman talaga pro-abortion si FDR at po MNH. Hindi lang natin naiintindihan. Sabi niya, hindi na sinasabi ko yan. So, let's go and march. Then eventually, sabi niya ni Cardinal, sabi ko, gusto lang ako ni Presidente Ramos, paliwanag din sa mga tao yung posisyon niya. Mula endorso, naging maimpluensya sa palasyo si Brother Mike noong 1992. Isang patunay rito ay ang kontrobersyal na C5 project ngayon. Aminado si Brother Mike na siya ang nagpa-realign ng C5 road dahil sa unang plano, masasagasaan nito ang 14 na ektaryang lupa niya sa sukat. Brother Mike, you are admitting that you were the one who requested the realignment? Yes. Because it will adversely affect my property. That's the right of every owner. Otherwise, bayaran mo ko ng buo. Ay, hindi man kailangan bayaran ng gobyerno yung buong 14 hectares kasi hindi man kailangan nila. But with their layout, masisira yung lupa ko. Hindi ko nang wala nang bibili ng amaiwanan sa akin. Bayaran nyo. Ayaw naman nila. Then I said, you better follow my realignment. Kung dati tatawid dapat sa lupa ni Brother Mike ang C5 Road, ngayon umiikot na ito kaya't nakapagpatayo siya ng bagong chapel at mga condo units sa lupa. Sa librong isinulat ni Brother Mike, inamin niyang binayaran siya ng gobyerno ng mahigit sa 1 bilyong piso para sa kanyang pagpayag na daanan ng C5 ang kanyang lupa sa Paranaque. Aminado siya na noong ipinatawag si Senator Manny Villar kamakailan sa Senado, hinihintay niyang ipatawag rin siya.
So, nung tinitira si Manny Villar, sir, bakit hindi kayo nagsalita to say you requested for the realignment? I was waiting for the Senate to invite me because I was mentioned in the complaint initially, di ba? Nabanggit nun eh, that it was so traverse Brother Mike's property, which is so. I was ready to appear kung inibitahan ko so that maklarify lahat yun. Pinalis ko ito dito, pinapunta ko dito. Bakit nga ba hindi pinatawag si Brother Mike? Ganito na nga baka makapangyarihan ang mga religious leader na tulad niya. Sa totoo lang, does arrogance ever get into your head? I don't think it ever and will be because I don't assume anything. I'm in fact humbled by figures who are coming in, personalities coming to see me for advice. I just do that for anybody, common people or extraordinary people, no? But have you ever... Beautiful people like you. But you felt powerful. Never. People say you have that power. I don't think I have that power. Pero malinaw na hindi na lang pangsimbahan ang mga religious leader na tulad ni Brother Mike. Pati sa pagpapatak ng bansa, may impluwensya na rin siya. Lantarang sinuportahan ni Brother Mike si Pangulong Arroyo noong 2004. Malapit sila sa isa't isa. Katunayan, isang beses kada buwan bumibisita si Pangulong Arroyo sa kanya. I don't say support all the way. Pag mali naman, kahit naman ako, pag mali, talagang I always is, I spoke up against her in many instances. Like, can you name those instances? Like for example, yung Kunas, di ba? Two times, I spoke openly against it and I insisted on not to do it. Ayon sa political analyst na si Popoy De Vera, ang kapangyarihan ng isang religious leader ay nanggagaling sa laki at dami ng kanyang kongregasyon. At ito ang bala ng mga religious leader sa politiko tuwing panahon ng kampanya. Kasi imbis na mag-rally ka at kumamay ka ng 1,000 o 2,000 tao at kausapin mo sila isa-isa para iboto ka. Kung yung religious group ang nagsabing ikaw ang iboboto nila, nasa iyo na kagad yung boto. Hindi mo na kailangan kausapin ang bawat botante. Ganun kasimple yun. Mas malakas pa dyan! Hallelujah! Wala pang tiyak na bilang pagdating sa mga miyembro ang El Shaddai. Pero pinaniniwala ang may 7 milyong tagasunod ito. Ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy, 6 milyong miyembro, pero tinatayang 3 milyon ang registered voter. Ayon kay De Vera, minsan nilalakihan na ng mga religious group ang kanilang mga miyembro para rin lapitan sila ng politiko. At magiging pamuno ng bansang ito, maging presidente, vice-presidente, mga senador. Pero bago pa man nagkaroon ng tulad ni Pastor Kibuloy at Brother Mike Velarde, dati nang nag-i-endorso ng kandidato ang Iglesia ni Cristo na sinasabing may solid na 2 million block vote. Ang 2 million votes ay napakalaking voto yan na kung dikit ang laban. Yang 2 million votes, yan ang swing vote pagdating ng dulo. Tandaan nyo, ang lamang ni GMA kay Fernando po, 1 million voto lang. So, yung labanan ni Fernando po at ni GMA, ang nag-decide dyan ay yung Iglesia vote. Kung i-menos mo yung suporta nila kay GMA at ilipad mo kay Fernando po, si Fernando po ang presidente ng Pilipinas. Sa lahat ng mga religious group, Iglesia ni Cristo lamang ang may track record sa block voting o ang sama-samang pagboto ng mga miyembro sa iisang kandidato. Ibig sabihin, kung sino ang piliin ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo, ang siya rin solid na iboboto ng grupo. Tumangging magpa-interview ang INC sa amin. Pero noon pa man, kitang-kita na ang impluwensya nila sa mga politiko. Mula kay dating Pangulong Magsaysay, Marcos, at hanggang kay Erap at Arroyo. At maging sa pagkamatay ng dati nilang leader na si Ka Eranio Manalo,
Dinagsa ito hindi lang ng mga nagmamahal sa kanya, kundi maging ng lahat ng politiko. Kahit sinong politiko sa local level ang tanungin mo, lahat sila ay sasabihin makapangyarihan ang Iglesia ni Cristo. Yung ibang religious groups, meron ding dala-dala yan. Hindi, mahirap lang sukatin kung ano yung actual number. Sa Iglesia, madali dahil meron na silang track record na nagdi-deliver ng boto. Ayon sa SWS, hindi basta't may karisma at kapangyarihan ang leader, ay susunod ang mga miyembro sa i-endorso nito. The biggest to me disappointment was El Shaddai. Manny Miller po.